hanggang kailan ba ako ganito, parang wala nang pag-asa. Pero nakita ko si Livgood, nagkaroon ako ng pag-asa. Sabi ko, kahit mahirap to, gagawin ko to. So hindi ako nag-iisip na madali. Alam ko mahirap, lahat naman ng pagyaman mahirap. Hindi ako naghahanap ng madali. Ang hinahanap ko, saan ako yayaman. Wala na akong pakialam kung mahirap, basta kung saan ako yayaman, kung saan ako may chance. Kasi pagiging empleyado, wala na akong chance dyan eh. Kahit naman yung mga nakatapos eh, hindi naman lahat masenso eh. So lalo na sa akin eh, hindi nakatapos. So wala akong chance para yumaman dyan. Sa business, wala naman akong malaking kapital. So wala rin akong chance dyan. So natry ko na rin eh. Ilang taon din ako nagtry nagnegosyo eh. Food cart, minsan may sidecar ako. Shoma, empanada, donut, scramble. So hindi kaya pagka maliit lang kapital. So nakita ko itong Livgood, sabi ko kahit paghirapan ko to, okay lang. Kung dito naman sa paghihirapan ko, eh asenso ko. Diba? Mas mabuti na maghirap ako na may pag-asenso kaysa yung naghihirap ako nang wala namang asenso. So kaya inaral ko yung Livgood, minaster ko. So ang unang gawin mo, masterin mo yung Livgood. Aralin mo, kabisaduhin mo. Huwag kang papayag na hindi mo alam. Huwag kang sasali na hindi mo naiintindihan. Huwag mo rin i-reject na hindi mo rin naiintindihan.